Doon po sa mga nagmamaneho, makailang beses na ho namin sinasabi, huwag pairali ng init ng ulo sa lansangan. Correct ka dyan. Dalawa lang ho mangyayari dyan eh. Either makapatay ka at makulong ka. Oh no! Or matanggalan ka ng lisensya habang buhay forever and ever. Amen. Ito ho ang nangyari. Posible pong matanggalan ng lisensya forever and ever ang isang lasing na driver. Oh no! Matapos itong magwala at makipag-away sa super ng Lala Move na nakagitgita niya sa Quezon City. Yung driver malakas ang loob dahil may kasama siyang pahinante. Pinaghahamon nila yung driver, ayaw bumaba ng driver ng Lala Move. Ang ginawa nila, winasak na lang nila ang headlight at ang side mirror ng sasakyan. Lumapit po yung driver sa tutok Tulfo at ito po ang aming naging aksyon. Ito ang cellphone video na ipinadala ng biktima na si Pacifico Alicanda Jr., isang Lala Move driver. Kitang-kita kung paano siya hinaharas ng nagwawala at lasing na multi-cab driver sa kahabaan ng E. Rodriguez sa Quezon City. Sumbong niya, nagkagit-gitan sila dahil pag-ewang-gewang pagmamaneho ng chopper. Boss, lasing kayo eh! Panay busina sa akin, hindi ko pinagbigyan. Gumater siya ngayon dito sa gutter. Nagpatunog pa po ng gulong siya eh. Pagtapat sa akin, nagsasign siya ng sa akin. Eh nahalata po kasing nakainom eh. Hindi pa raw nakontento, binabaan pa siya nito at dito sinuntok ang kanyang salamin at sinirang kanyang side mirror. Maging ang kasama nito bumaba rin at tinatake ang nakaalitang sasakyan. Bali, yung ano ko ma'am, headlight basag, tapos yung side mirror tinanggal po, nila yun. As in tanggal nila. Saka natrauma ako doon sa ano sa lalapit. Dahil sa plaka ng multicab, natuntun namin sa tulong ng LTO ang multicab sa isang auto supply sa Balawi sa Quezon City. Nakilala ang driver na si Arniel Soriano na nagtatrabaho sa naturang auto supply. Hindi na tumanggi ang suspect. Inamin din niya na nakainom nga siya nung oras na yon. Kasi hindi po kami nagkaintindihan sa may daan. Bali, kinot po ako ng pag-anon, sir. Ma'am, kinot po ako. Doon niya eh, nagkamali nga rin po ako, ma'am. Dapat din ako nag-driver. Maging ang pahinante nito, hindi na rin nakatanggi. Nakainom naman, pero kunti lang naman gaad talaga. Humingi ng pasensya ang dalawa, pero ayon sa LTO, posibleng matanggalan ng lisensya ang inireklamong chopper. Pwede siyang suspend, let's say up to 2 years, pwede rin siyang i-revoke habang buhay. Pag nakita namin na ikaw ka hindi ka dapat magmaneho, kasi pwede mong masaktan yung mga gumagamit ng daan. Muli namang nagpaalala ang LTO sa mga pasaway na driver. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga nagmamaneho ng sasakyan na ang driver's license ay pribilehiyo. Hindi po yan karapatan. So mayroon tayong sinusunod. Kasama sina Tommy Anacta at Noel Azul para sa Tutok Tulfo Update, Gian Caluza, Radyo Pilipinas. Ang update ho dyan bayan ay pinatawag na ho ng LTO yung driver. Ano po? At pinapasagot siya kung bakit, ano ang dahilan niya kung bakit hindi suspendihin o tanggalin ang kanyang driving privileges forever. Eh, kung gano'n naman ho, kung gano'n naman klaseng driver yan, pag nalalasing nagwawala, eh, mabuti pang alisin na lang sa lansangan. Di ba? Kasinggero! Eh, yun na nga ho eh. Suspensi maski na umami. Mabuti, hindi ako na katapat mo. Hindi ako yung Lala Move driver. Kasi kung ako nakatapat, ay nako. Binigyan na lang kita ng Yossi.